Dearest Jayuriles, bago po ang lahat, nais ko po kayong pasalamatan at nabigyan niyo po ng pagkakataon na maisahing papawid ang aking sulat. Matagal-tagal na rin nangyari ito sa buhay ko. Kagarito lang po ako somewhere in San Fabian, Pangasinan. Tandang-tanda ko pa po nung una kong nasilayan ang ganda ng aking misis na itago mo na lang sa pangalang Wilma. Tatlo silang magkakapatid ni Wilma. Si Wilma po ang bunso. At dahil pare-parehas pong babae ang anak ng aming naging biyanan, tatlo rin po kaming lalaki na dumadalaw sa bahay nila sabay-sabay. Maayos naman po ang pagtanggap ng mga manliligaw na mga anak nito sa amin. Dahil kinatutuwa nila na sa bahay po kami nanliligaw, hindi lang po sa kalsada. At hindi kami namamasyal lang kung saan-saan, kundi sa bahay ang aming nagiging permanenteng pinupuntahan sa tuwing dinadalaw namin ang kanilang mga anak. Ang saya-saya nila. Di naglaon, Jay Oriles, siguro nabalitaan mo na yung triple wedding, ano? Sabay-sabay kaming sinagot kasi ng mga anak nila. Sabay-sabay din kaming ikinasal sa isang simbahan. Habang tumatagal, napapansin ko na medyo nagiging stricto na itong aming mga biyanan. Lalong-lalo na ang biyanan naming babae. Aminado po ako na may kaya po ang pamilya ng napangasawa ko, itong si Wilma, mayaman ho. Oo po, mayaman na pamilya. Kaya naman medyo nai-insecure ako sa kanila kung minsan, pero I never complain. Ayokong ipakita sa kanila na nagko-complain ako. Manugang lang naman nila ako kung tutusin. Pagka ganun pa man din, hindi na kasi kami pumisan o lumipat ng iba pang tahanan. Ando doon na kami sa bahay nila. Kami mismo, sa isang compound, may kanya-kanya na kaming bahay doon. Madalas na lang sabihin sa akin na pumasok na lang daw ako bilang manager sa kanilang isa sa kanilang mga businesses. Pero hindi gaya ng iba kong mga bayaw na tinanggap ang offer ng biyanan kong babae, ako po, Jay Oriles, hindi ganon. Hindi ko tinanggap ang offer, sabi ko, titignan ko lang po. Pero magpahanggang ngayon, hindi ko pa ho pinupuntahan yung opisina nila na gusto nilang ibigay sa akin na ako ang mag-manage. Kaya ganun na lamang init ang ulo sa akin ng biyanan kong babae. Isang araw, ewan ko kung ano bang trip ng biyanan kong babae. Pero iginiit, sabi nito, naiinis daw ito sa akin. Dahilan para daw gustong subukan kung karapat dapat pa nga ba kaming mga asawa ng kanilang mga anak na magbana sa yaman kung ano ang merong yaman sila. Aminin ko ha, mayaman talaga sila. Dahil sa kanilang mga anak daw ipapamana ang kanilang mga negosyo at ari-arian. Kung mapagkakatiwalaan ba talaga kami? So, ganito na nga yung nangyari. Niyaya nito ang una kong bayaw. Nang sila'y maglakad, malapit sa isang ilog na kunwari, nadulas na lang siya bigla. Nang madulas, dire-diretso itong nahulog sa ilog na kunwari nalulunod. Si Bayaw, number one, dali-dali namang tinanggal ang kanyang damit, tinanggal ang sapatos, tumalon sa ilog, sinagip si biyanan kong babae. Aba, kinabukasan, sa tapat ng bahay ni Bayaw, number one, aba, may bagong kotse, Toyota Vios. May nakalagay pang sulat. Salamat sa pagsaagip sa akin. Naririto ang iyong Toyota Vios bilang pasasalamat. Thank you, your mother-in-law. Sumunod na araw, niyaya nito ang pangalawa kong bayaw. Sila'y naglakad, malapit ulit sa ilog na yon. At kunwari, nadulas ulit. Nang madulas, nako, dire-diretsyong nahulog ulit sa ilog at nagkunwang nalulunod. Dali-dali namang tinanggal ng bayaw ko, yung aking bayaw number 2, ang kanyang sapatos at damit, tumalon sa ilog, sinagip si biyanan na babae. Kinabukasan, aba, sa tapat ng bahay ni bayaw number 2, aba, may magandang magarang kotse na naman, Honda. Oo, at may nakasulat na salamat sa pagsagip sa akin. Naririto ang Toyota Accord 2021 model para sa'yo. Aba, ang pasasalamat. Thank you very much, your mother-in-law. Sus, Ginoo. Siyempre ako yung kiniinisan, sinubukan din ako kahit papaano. Ay,
kaya ako nito? Pumunta kami sa ilog. Kami naglakad-lakad. Kinausap ako tungkol sa business proposal. Na maya-maya pa eh, hindi ko na namamalayan. Wala na pala sa katabi ko si Vianan kong babae. Tumingin ako sa kanan. Tumingin ako sa kaliwa. Wala talaga si mother-in-law. Okay, nangyari dun. Sabi ko na lang sa isip ko. Hindi ko na namamalayan. Wala na talaga siya. Hindi ko na nakita si mother-in-law. Kinabukasan, aba, laking gulat ko na lang, may dumating na bagong raptor, Ford Raptor sa harapan ng bahay ko. May sulat itong nakalagay, para sa aking paboritong son-in-law. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Advance ito ang iyong Ford Raptor 2021 model bilang pasasalamat. Pero hindi si mother-in-law nakalagay, si father-in-law. Thank you. Your father-in-law. Thank you for saving me. Anak, kuna na matan. Masang-masami, balang!